It was not bad fams. I think mm-hmm. may time pa na nakalimutan yata niya mag-emblem, no? Pero hindi naman siya mukhang durug na durug sa lane. Yeah. So imagine now. Yeah. imagine the stat. Pang tawas. Pang-tawas? ng Blacklist International na may agimat nila para tanggalin yung curse. We will find out. Nandito na tayo sa ating Game 1 ng Best of 3 Series sa laban ng Blacklist International at BSB. Tingnan natin ang laning configuration dito. Sa gold lane, mukhang pumapwes doon si Drix. Yep. And Drix looks like he is going to be left alone for the meantime. Mm-hmm. And now, ang tanong dito is, kamusta kaya ang TAM support? Parang TAM support ang labas nito eh. Siguro pag masakit na yung critical mo, may items ka na, okay lang. Pero kasi pag, level 1 eh. Sa ngayon, hindi lalaban si Drix for sure. Mm-hmm. Yep. Tignan natin kung mangyayari ngayon. Kaya ito yung kung nag-aaral man kayo guys. Diba? Yung aaral kayo ng rotation, tignan nyo mabuti. So wait, nag-start ba si Drix na may Hunter Knife? Kasi sobrang under-level niya compared kay Ako. Tignan mo si Ako level 2, tapos siya kaka-level 2 lang. Kasi Hunter's Knife, mas mababa yung EXP mo eh. Well, XP naman, gold naman hindi affected. Ito naman si Kapuan, nang gugula lang dito, pinapakunat lang yung jungle. Ayun, kaso syempre, with tagal retribution, lo. Full clip will get it. Kaso yung fact na sobrang tagal bago nag-take yun. So, dual core setup nga, mukhang mid lane Shider dito. Yep. Trevor! Ang kumuha ng buff! Bakit? Purple buff for the mage. Okay. Makes sense. Siguro mas maganda yung magiging laban nila dito. No? Is this a support TAMS nung nagahatak dito? Or yung core ba? Ayun, nasaktan si Full Clip. Ayun, no. This could be good. Kapon, kaso na-touch ka! Still gets it. Na-reset nga lang dito yung purple buff. Oh, hindi na-reset. Hindi na-reset. Nakuha dito. Nakuha din ni Eson. Eson naman nakuha. Okay. So, interestingly enough, talagang ang lakas ng focus ng BSB kay Full Clip. Pansin mo, hindi nila tinigilan hanggang sobrang baba na ng HP ni Full Clip. And at that point, stonks na. Ang maganda pa dun, that's backshot. Ngayon, mukhang iba yung idea dito ng BSB. Not like we expected. Mga kaibigan, talaga nag-lane sa bottom lane ang ating hindi siya umalis. Chin. At mukhang ang isang marksman na ganito ang klase ng laruan na 1-3-1 pero yung carry mo ay nasa baba, that could mean na may prepare ang BSB. Most likely. It's really, really good to see. No boots, rectang Raptors machete. Oh. That means bawas agad ang gustong makuha nitong si Drix. That's right. Makatulong kaya. Siyempre, that makes sense. Yep. Makatulong ka sa lane ng iba by spamming your ultimate agad. Mm. With high damage output from Raptors machete, yep. Mas malaki yung impact. And we can see now na lumalamang ang BSB dahil dun sa kill na yun. Kaya lang yung Blacklist International, ang kanila namang bread and butter dito ay kalmutin yung ating Tore. Kaya naman nakakuha sila ng extra gold. Mm-hmm. Ngayon, ang nagsastruggle talaga dito para sa Blacklist International ay si Full Clip. One death, level 4 at this moment, kumpara kay Drix na level 5 na freely farming doon sa may gold lane. So sure ako kapag nagkaroon ng comparison dito ng ating gold, lamang na lamang, for sure. Ang ating isang chin. And that's good. And the good thing about it is, hindi din nag-gank si Drix masyado. Yes. Kaya walang pressure na nagaganap dito sa bot lane. Yes. Samantalang the rest of the team naman ng Blacklist ngayon, naghahanap ng opening for getting that turtle. Obviously, si Eson nakamando na. Tore dito sa gilid! Forces the Hurricane Dance. Full Clip, he's still trying to farm really hard. Oh. At ito na, magta-turtle na ang BSB. Napakalakas na rin ni Drix. And si Trevor even ay malakas na rin. So, is this Core Cyclops? Core Cyclops? I think so. Tingin ko din eh. Kasi it's sa totoo lang, kung hindi nag-core si Cyclops, kulang din yung damage output nila. Mm-hmm. Diba? I think aside from Drix, kailangan pag nawala si Drix, may taga-bawas pa din. Correct. No? Yun yung iniisip ng BSB ito dito. Ito na naman si Kapwa ng Google lang. Retribution si Full Clip. At this time, hindi na ganun kasakit yung kataas yung kunat, kumbaga ng jungle. Dalawa naman sila doon, si Eson. Meron ba siyang ulti? Wala yata. Ayun, gagamit lang. Namatay na rin si Trevor at Boy pa rin. Merong shield na nakatulong sa kanya. Ana, trying to fight this. Ito gumamit. Oy! Konting moves wala dito kay Eson, pero mapapatay pa rin siya. Ana, sinipa na dito si Edward. Edward, nakupo. Kumontra na lang. Gandang ulti mo na sa Yison Chin. Pero si Edward, mag-heal up lang. I talk about that, Eson, buying time para maghabol ang BSB. Kaya nga naman sila nakapunish ng malupit doon.
And magandang habol yun. I think Blacklist talagang maximum efficiency yung mga hero nila ngayon, no? Like, kahit na eagles kayo, lamangan nyo sa galawan. Correct. Yung plano nila. Oh, we're healing up dito. Punishing itong si Kapwan, top lane. Well, malaki pa rin. Actually, deep na pala. Lumamang na pala ang Blacklist International doon. Nakakuha pa ng Axe si Aqua. Bloodless Axe. Eson, mukhang nag-knockout. Inipit dito si Shider. Konting miss comes pala sa Blacklist. Hindi mapapatay si Shider in time. Napag-counter ng Inferno pa. Pero eventually, mapapatay din nila. So, kung mas maganda sana ang communication ng Blacklist, mas perfect yun. Mm-hmm. Bina quick kill doon kay Shider. Ako, mapapadrawing na naman ng susi si Manjin nito mamaya. Wala na namang communication is key. Oo nga. Nako. Ang susi. Baka naman bumawi sila mamaya. Most likely, because that probably was yun. Padito. What? How do you feel about this? Masyado bang greedy to? Kasi for me, it's creepy. It is. It really does look greedy. Sa totoo lang. Kasi these heroes, the heroes that they picked actually do require a lot of gold para mm-hmm. maging makunat. Para tumagal sa laban. At kung papansin niyo si Shider, aside from Cotter at Inferno, wala talaga siyang masyadong mail. That's right. And I just wish, weird no, parang wini-wish mo na yung BSB pakitaan tayo ng bago dito. Na mag-work yung strat ng BSB. Why? Because we will see something else. Turtle has been slain at may naipit doon yung Cyclops. Sinabol dito si Kapwan. Mukhang may go signal ng Blacklist na mag-dive at ibibigay pa nila kay Lancelot. Eson! Nakatalon! Ako po, pero nasipa pa rin. May punishment ba ang Blacklist? Wala na dahil hindi na nila na-stun si Ana. Ang sinabi ko bago magsimula ang game na to, bago pa tayo mag-draft Ana's showmans, kaya niyang gumawa ng mga milagro and yun ang inaabangan kong gawin din nila. Definitely. And as I said, kahit na hindi siya sumasama sa mga team fight, level 10 pa rin si Drix. Pero si Full Clip, naku po, nagsabay ba tayo doon, Rockard? Pabubuhay nga lang talaga doon. In comes Kapwan, Edward binabox out. Full Clip, hindi abutan dito ni Kapwan. Pag-recall sa base. Grabe, no? Killer instinct. Killer instinct, man. Si Full Clip talaga, kahit na under-level yan, ha? Oh. Usually, Lancelot, dapat labang sa level niya kasi base clear, di ba? Pero kahit under-level yan, he can still pull off things like this. Yeah. So, big props to them. Pero again, habang tumatagal, BSB is just getting stronger. Nakahabol. They need to close off the map as soon as possible. Alright. Sa gitna naman ang contention, yung Little Wonder makukuha dito ni Trevor. We're talking about the importance of this Little Wonder so far, Barakard. Yep. Gano'n ba ka-importante itong Little Wonder ngayon? Lalo na nagbago siya. Yeah, that's move speed, tapos mana regen, I believe. Mm. At, syempre naman, move speed around the river yon. Not to mention, syempre, given na yun na pag pumatay ka ng isang jungle minion, XP yan, at gold, na hindi makukuha ng kabilang team dahil ikaw, isa na lang ang Little Wonder ngayon. I believe mas matagal din yung buff ng Little Wonder. As they take down yun, napakaganda naman no? Hintayin na. Nila. Namasal. At ito na nga yata yung snowball na inaabakan natin mula sa Blacklist International. May dragon doon sa may bottom lane. Nakamit form Shider. Can he defend this? Parang hindi yata nakakatakot yata mag-defend. At magde-defend pa rin dito si Shider sa bot lane. Napaligiran siya ng tatlo. Inipit pa ka ni Eson at makakuha pa yung kill. Sa Akai, na-credit yun. Full Clip, try to run away. Thorndrose, Grabe naman yun. Beautiful ML mula kay Full Clip. Kaya pa niya mga takas. Hindi pa rin yung Farsa, pero ang kapalit was the Cyclops. Aqua, makaka-double kill dito. Ang ating Isun Chin, mukhang online na rin. Makakatatlo pa siya. Lumalaban pero si Edward. Stop the triple kill para sa ating Galid. All of a sudden, Blacklist International. Ay, nalo na naman sa Clash. At syempre, sinimulan yan na malupit na galawan ni Full Clip. Yep, apat na targets ang nawala dahil doon. At si Full Clip, siya yung pinaka-target naman ng BSB. Pero sabi niya, no, you don't! Lalaban ako after dumating ng teammates ko. At na-utilize niya yung... Nakasurvive siya kahit may Cyclops. You can see the Gillette instant replay, Rockheart. What happened here? Yep, actually, it was really just... It was a good show for Drake. Sa totoo lang, he was getting a good area. Mm. He was zoning out. Pero si Edward, look at this monster. Sana may slow motion tayo doon. Nakadali ng dalawa sa Raging Sandstorm. Sakto, that was all they needed. At ang maganda pa doon is yung space ay masikip para sa kanila. Kaya sulit na sulit yung Desert Scimitar ni Khalid. Saktong-sakto din yung namin sila. Siyempre, with the lifesteal doon, meron siyang Festival of Blood. Tumaas bigla yung kanyang KDA dito, 5-0-4 para sa
ating Khalid na side lane ng Blacklist International. Si Edward talaga, no? Bigyan mo lang ng isang opening yan. Mm-hmm. As long as tama yung hero na gamit niya, kukunin talaga niya. And he has shown it right here, right now. Laban na naman yata. Oh, 2v2 dun sa may top lane. Dito si Full Clip at nakita na si Trevor slicing him down. Napaka lambot. Dito kay Full Clip, pinapal na si Shider. Wala nang counter in Inferno. Thorn Rose, finish it up! Double kill para dun sa ating Lancelot sa bottom lane naman. Pinapwestuhan nila dito si Edward at si Eson. Kaso dahil body-body system ang Blacklist International, walang mapipitas ang BSB. In fact, dalawang tore pa yata ang mapapatumba dito ng Blacklist International. Yep. Minamadali na ngayon ng Blacklist International. Yun tapusin na ang larong ito. And sabi nga ni Full Clip, ito mong Cyclops na to yung counter sa akin. Sige, ilabas nyo. Ilabas nyo at lalabanan ko yan. At nanalo siya over and over again. We know. At using that, the Full Clip, actually, yung Phantom Execution dito. I guess na gusto na lang din niyang makapasok. As a matter, mabilis lang din ba yung cooldown ng ating Phantom Execution. Blacklist International so far, bigla na lang namang ng 6 na gold. And actually, 6,000 gold at 6 na tore rin ang kanilang over BSB. 6-0 sa ating tore. Naglilinis na ang Blacklist International dito. Now, naghahanap na lang tayo ng opening para din makakuha sila ng Lord. I think that's what they're looking for as well. Now, BSB, they're trying to keep Drix alive. Yes. Si Drix na lang talaga ang pinakapag-asa na dito. And it's really becoming harder and harder for him to get that chance to go for the kill. Lord na makakuha dito ng Blacklist International. Very easily, nag-attempt ang BSB dito pero masyadong malayo ang firepower ng Blacklist International, kaya naman di sila nakapwesto, and Blacklist International will take that Lord 13-5. Ano yun? Ang agang nakuha ng Brute Force Breastplate din ni Aquan dito, and that's a good way to catch up dun sa nerf kay Yuzhong. So, ibig sabihin, sige, i-nerf mo yung, pataasin mo yung cooldown ng skills ko, pero mas mabilis akong gumalaw, mas mabilis yung attack speed ko, magagamit ko pa rin ng maganda yung passive ko. Very good itemization change. Oh, kasi usually, hindi naman siya sobrang priority sa isang Yuzhong eh. I agree. Marami rin siyang mga spammable skills. So, it's lang. At ito na nga, ultimate! Kinontra na nga agad dito ni Aqua, nagpakita drive-by. Drive-by? Fly-by. Fly-by. Ang kapwa na cancel dito yung ultimate ng Farsa. Samantala sa bottom lane, makapag-push naman dito ang Blacklist International. Thorn Rose, pambate. Eson, lumipit na nga dito. Isa lang yung naipit pero lalapit pa rin ang Blacklist at makapapanish eh. Eson, pero makakadalawa pa dito ang ating Khalid. Unstoppable naman dito si Lancelot. Pangatlo, pang-apat na kill ng Blacklist International. Ana, kaya ba niyang dumipin sa mukhang? Ang sagot ay hindi dahil ang Blacklist International masyado na malakas ngayon. 12 minutes in. It seems like they will take game one. At yun na nga, victory para sa Blacklist International. Grabe.